Ang digmaan sa Ukraine ay lalong nagpapaudyok sa ilang bansa sa Europa para sumali sa NATO at mapangalagaan ang kanilang seguridad laban sa Russia. Subalit matitinag ba ang Russia sa mga balak ng Sweden at Finland sa pagsali sa NATO? Ano ang kahihinatnan ng mga hakbanging ito? Yan ang ating alamin dito sa Air Professor. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell na all para maging updated ka sa mga next videos ko. Tandaan, katotohanan ang tunay na kaalaman. Nagbabala ang Russia sa nuclear at hypersonic deployment kung sasali ang Sweden at Finland sa NATO. Inihayag ng Kremlin ang babala sa NATO noong Huwebes na kung sasali ang Sweden at Finland sa alyansang militar na pinamumunuan ng US, ang Russia ay magpapakalat ng mga sandatang nuclear at hypersonic missile sa isang European exclave. Ayon kay Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Security Council ng Russia, na sakaling sumali ang Sweden at Finland sa NATO, kailangang palakasin ng Russia ang mga puwersang lupain, hukbong dagat at himpapawid nito sa Baltic Sea. Tahasang tinaas ng opisyal ng Russia ang banta ng nuklear sa pamamagitan ng pagsasabing wala nang pag-uusapan pa tungkol sa isang nuclear free sa Baltic, kung saan ang Russia ay mayroong Kaliningrad exclave na nasa pagitan ng Poland at Lithuania. Umaasa din ang opisyal ng Russia na mag-isip-isip ng mabuti ang Finland at Sweden sa kanilang pagipag-alyansa sa NATO kung ayaw ng mga ito na mamuhay sa digmaan gamit ang nuklear at hypersonic missile sa kanilang bansa. Ang Russia ang may pinakamalaking arsenal ng nuclear warhead sa mundo at kasama ng China at Estados Unidos ay isa sa mga pandaigdigang pinuno sa teknolohiya ng hypersonic missile. Hindi kaagad dumugon ang NATO sa babala ng Russia at sinabi ng Lithuania na ang mga banta ng Russia ay hindi na bago at ang Moscow ay nagdeploy ng mga sandatang nuklear sa Kaliningrad bago pa man ang digmaan sa Ukraine. Nakamit ng Finland ang kalayaan mula sa Russia noong 1917 at nakipaglaban sa dalawang digmaan laban dito noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan nawala ang ilang teritoryo. Noong Huwebes, inihayag ng Finland ang isang pagsasanay sa kanlurang Finland na may partisipasyon ng Britain, United States, Latvia at Estonia. Ang Sweden naman ay hindi nakipaglaban sa isang digmaan sa loob ng 200 taon. Ang patakarang panlabas ay nakatuon sa pagsuporta sa demokrasya at nuclear disarmament. Nabuo ang NATO noong 1949 upang kontrahin ang banta ng pagpapalawak ng Soviet. Bagaman mula nang bumagsak ang pader ng Berlin ay sumali ang ilang dating komunistang bansa sa silangang Europa. Sumang-ayon ang mga miyembrong estado na tumulong sa isa't isa kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake laban sa alinmang individual na estadong miyembro. Sa kabila ng mga banta, ang dalawang bansa ay nagpatuloy sa kanilang mga alhigain na makasali sa NATO at pinataas pa ang national budget para sa national defense. Ang mga punong ministro ng Sweden at Finland ay parehong mga babae, sina Magdalena Andersson ng Sweden at Sanna Marin ng Finland. Siya ang pinakabatang pinuno ng isang bansa sa buong mundo sa edad na 36. Sinabi ni Ms. Marin na handa ang Finland na gumawa ng desisyon sa pagsali sa NATO sa loob lamang ng ilang linggo. Bakit natatakot ang Russia kapag sumali ang dalawang bansa sa NATO? Ito ang paliwanag. Lalong mabuwasan ang mga bansang itinuturing na kaalyado ng Russia noong panahon ng Soviet at lalong lalakas ang NATO kung saan kaanib ang Amerika na mortal na kaaway ng Russia, ang pinakamalakas na kanyang katunggali. Sa madaling sabi, magiging banta ito sa seguridad ng Russia. At isa pa sa dahilan ng Russia sa aking pananaw, kailangan muna nilang makikidigma sa mga bansa para mapansin ang lakas nito at lalong matakot ang mga bansa na kumalaban sa Kremlin. Subalit nabigo sila sa pakikidigma sa Ukraine. Kung sakaling man natuluyan nilang masakop ang Ukraine, ay mananatili pa rin silang talo
dahil sa kabayanihan at tapang na may prinsipyo ang kanilang nakaharap sa Ukraine. Kaya naman, huwag nating ipasawalang bahala ang mga banta ni Putin, sapagkat ito ay maaaring maging makakatotohanan at humantong sa labanang hindi inaasahan ng mundo at malagay sa peligro ang sangkatauhan.